Bawa kar, tawab. Bawa kar. Our topic, the high political concept of the context in the Bible. Ang haka-haka na pagkaunawa sa nilalaman ng Biblia. Part 2. Level 2, Nation 9. Nakaraang Sabat ay part 1. This coming Sabat, part 3. Part 1, part 2, part 3. Sa part 2 tayo ngayon. Ganun pa rin ang topic. Introduction. The high political concept creates Bible contradictions. Ang haka-haka na pagkaunawa ay naglilikha ng pagkasalungatan sa Biblia. The Bible has no contradiction, but there is the wrong translation. Ang Biblia ay walang mga pagkasalungatan, ngunit may mga maling pagsasalin. Yan ang katotohanan, maling pagsasalin. Walang contradiction, pero mayroong maling pagsasalin sa Bible. So, dito tayo sa una. Number one, the hypothetical concept of the context in the Bible. Ang haka-haka na pagkaunawa sa nilalaman ng Biblia. Ano yung number one? Ito, basa. Corrupted Bible, mga Hebreo 6:4-6. Sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang mga pananampalataya? Dati, naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kapag sila ay tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at panunumbalik sapagkat muli na lang ipinapako sa krus at inalantad sa kahiyan ang anak ng Diyos. Itong corrupted Bible nito, good news Bible to. Pero hindi to good news. Big news Bible to eh. Corrupted niya eh. Dahil sa talatang ito, lahat ng Pentecostal, except sa Baptist, sabi niya, salvation will be losing. Mawawala ang kaligtasan. Ayon sa sinabi, kung intindihin mo to, mawala talaga kaligtasan. Mawala. Pero mo, hindi na makapagsisi. Nakatanggap na, pero bumalik sa mundo. Ngayon, ito yung tinatawag na high political concept of the context in the Bible. May haka-hakang pagkaunawa na nag-create ng mga pagkasalungatan. Oh, ito, i-compare natin ito ha, basa. John chapter 10 verse 28-29, "And I gave unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hands. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila malilipol magpakailanman. Walang sino mang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng aking Ama. Siya ay higit na dakila sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama." Kung titingnan mo, parang nag-contradict ang John 10:28-29 kaysa dito sa talatang ito, Hebrews chapter 6 verse 4-6. Contradiction, di ba? Pero actually, walang contradiction sa Bible. Walang contradiction dahil mali ang pagkasalin. Mali ang pagsasalin. Nagmukha tuloy contradiction.
Eto, lutasin natin to. Ngayon, dito tayo sa Late Ancient Hebrew. Mayroon tayo dito na sa apps, sa mga cellphone nyo, kung kukuha kayo sa apps, from Genesis to Revelation, mayroon tayo dito. Eto, translation sa English, King James. Eto, Hebrew, King James. Ngayon, pansinin mo ha, ano basahin yan? God. Ah. Ano basahin ko? Tama dito. Ah, ito, ito. God, no? O, ano basahin yan? Alahayam. Alahayam. Pero? Ginawang God. So, kita mo yung kuraptik. Minali nila to. Kilala naman nyo kung sino to? Kilala ninyo? Sinatawag pa ba ninyo ito? Dina. Ha? Dina. Hindi ba? Tumatawag pa kayo dito? Oh my God. Help me, my God. Oh, Diyos ko po. Diyos ko po. May po po ba? Pero halos lahat ng tao sa buong mundo, pati dictionary, Webster dictionary, Merriam dictionary, lahat, eto ang ginagamit. Lingla nga ang buong mundo. Pero samantala, alahayam mo. Oh, God, dito. Ito naman, ha-alahayam. Ayan po, dito. Oh, ala. Ha-alahayam. Yung ha kasi og yun eh. Og God. Ha-alahayam. Ngayon, dahil high tech ngayon, from Hebrew to English. Verse 4. Verse 4 ha? Hebrew to English. Basa ang English. Hebrews chapter 6 verse 4 to 6. For those to whom the light touched and taste of the gift of heaven and gave them their share in the Holy Spirit. Sa 5 tayo, verse 5. And taste the goodness of Alahayam and the powers of the next world and exalt above. Pansinin mo ha? Ipatype mo itong Hebrew, punta sa English, ito lalabas. Sa verse 6. They refrained the repeating the answer because they hung the son of Alahayam on the tree again and gave them an example. English yan. Meron may Tagalog. Tagalog ha. From Hebrew to Filipino. Basa. Para sa mga hinipo at natikman ng liwanag ng kaloob ng langit at binigyan sila ng kanilang bahagi sa banal na Espiritu. Ito yung direktang translate dito ha. Compare natin sa Corrupted Bible. Verse 5. At nakalasap na sila sa kabutihan ng Alahayam at ang mga kapangyarihan na susunod na daigdig at ang kadakilaan sa itaas. Susunod na daigdig. Kasi itong daigdig, gugunawin to. Mayroong bagong daigdig na darating after sa Earth. Magugunaw to sa North Yard. Hindi matuloy si Putin. Kasi itatayo yung isang hari para masold ang ekonomiya. Kasi ginawa nilang parang tigil ang transaction ng business. Ngayon, pansinin nyo ito ha? Sa i-compare sa isa, ngayon, verse 6. Ay umiiwas na ulitin ang sagot dahil muli nilang bibitin sa punong kahoy ang anak ng Alahayam. At binigyan sila bilang halimbawa. Nawala ba? Paligtasan? Nagbigay na halimbawa na ay umiwas na ulitin. Pero noon, hindi na na makapagsisi at hindi na makapanumbalik. Malayo, di ba? Paano nilinglang ang mundo sa Corrupted Bible o Satanic Bible? Ay umiwas na ulitin.
dapat iwasan na ulitin. Ang sagot, dahil muli nilang ginitin sa punong kahoy ang anak ng alhayam na kailangan umiwas na ulitin. At binigyan sila bilang halimbawa. So, mapansin mo, iba ang translation na corrupted kaysa dito. Ngayon, basa dito. Romans chapter 6 verse 14 to 15. For sin shall not be your master, because you are not under law, but under grace. What then shall we sin, because we are not under law, but grace? By no means. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi sa nasa ilalim ng kagandang loob ng alahayam. Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandang loob ng alahayam? Hindi! Hindi ha? Pansinin mo, nagbigay na example na huwag ulitin. Dahil hindi na tayo ilalim sa kautusan, kundi ilalim na tayo sa kagandang loob ng alahayam. Pero yung doon sa corrupted abad, the end. Dahil di na makapagsisi, di na makabalik, tapos na kaligtasan, nawala kaligtasan, gano'n mo. Ling lang, lahat ng mga Pentecostal, ling lang sila. Ang Baptist, hindi na ugay. Ngayon, ano mangyari kung pasaway talaga? Ano mangyari? Ito. Hebrews chapter 12 verse 6. Because the Yahweh corrects everyone He loves and punishes everyone He accepts as a child. Sapagkat pinisiplina ni Yahweh ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Yan, yung mga pasaway, talagang papaluin. Ang anak pa ninyo pag magkasala, anong gagawin? Palo. Pero anak pa rin ninyo. Makatira pa rin sa tahanan nyo. Paano bang ginawa nila si Alhayam ay salbahe? Na pag magkasala, tapos na, ikaw magsisi, tapos na. Baba, ito mga ama magulang sa lupa. Pag magkasala, anak pa rin. Paano lang, disiplina, pero anak pa rin. Yung man talaga ang standard eh. Pero ginawa nilang masama ang alahayam. Na pag magkasala, di na makapagsisi. Di na makabalik. So, nakita natin ang direct transition, ang layo sa kanilang ginawang kalokohan. Tapos, halos pa naman lahat ng tao sa mundo, ito naniwala. Ito yung sa King James man, corrupted din, basa. For it is impossible for those who were once enlightened and have taste of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost. Sapagkat tungkol sa mga minsang maliwanagan at nakalasap na kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. Verse 4 yan ha. Tingnan mo ha. Ngayon, 5 and 6, basa. And have tasted the good work of God and the powers of the world to come. At nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan na panahon darating. If they shall fall away, to renew them again and to repentance, seeing that they crucified to themselves the Son of God afresh and put Him to an open shame. At sa kanahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli. Hindi baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapangakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Yung context niya, mali. Yung dipwisto naman nila, ito at saka ito, mali din. Eto, mali din. Eto, mali din. Yan, mali din. So, ang daming error. Halos lahat ng tao sa buong mundo, dito nakasandal. King James, dito sila nakasandal. Dapat aralin ang original Bible, yung Paleo Hebrew, para malaman ang katotohanan. Ngayon, yung God, ulit-ulit ko ito ha, ay sitan yan.
Ngayon, kayo lahat ba dito? Alam, kilala na ba ninyo to siya? Sino to? Satan. Si Satan, no? Si Gadret. Ngayon, may balak ba kayong umalis at mabalik dito? Pero ang iba may bumalik. Kaya nilang nalunok. Yun ang nga lagi kong dinidiin. Ito? Mahal mo ba ito? Pero mahal ni mama mo ito. Mahal ni mama mo, mahal ito. Mahal niya ito. Basa. Gadriel was mentioned as the third of five Satans who led other angels into copulating with humans, leading the creation of the giant-like Nephilim. The other were called Yekon or Yakom, Aramaic, he shall rise, Aspel, deserter from God, Phenemwe, the anxiety, the Ancasdaya, Chaldean, Covered Hand. Tagalog tayo. Binanggit si Gadriel bilang pangatlo sa limang Satanas na nanguna sa ibang mga anghel sa pakikipagtalik sa mga tao na humahantong sa paglikha ng malahiganteng Nephilim. Ang iba ay tinatawag na Yekon o Yakom. Aramaic, siya ay pabangon, Asbel, kinatakilalakalikuran mula sa Diyos, Pinembe sa loob at Kasadya sa Chedian may takip na kamay. Okay. Si Tan, ito yan ha. Si God, Gadriel. Babalik ka pa ni God? Ha? Yan ha? Inisigurado ka? Pero may bumabalik, di ba? May bumabalik sila. Ayan. Basa. The serpent Eve Gadriel's someone to call, musing of a mensam heart. In 6 January 2019, in vain made the devil dragon to use a serpent snake named Gadriel to cause the Adam to fall, which caused death for humans, even though the Tagalog natin, ha? May Tagalog. Ayan. Ang serpiente, Eva, Gadriel, may tatawagan pag-iisip ng matapang puso. Inerosize 2019, ginawa ng ingkit ang demonyong dragon na gumagamit ng ahas na si Gadriel para bumagsak si Adan na nagdudulot ng kamatayan sa mga tao kahit na ang So, ito'y Tagalog to siya, dito. Ito yung English. Sa Chrome kasi, pag i-type mo to siya, i-ano mo, translate mo yung Tagalog, ito lalabas. High-pick na kasi ngayon, ah. O, yan, ito ang translation. Meron mo, ha? Si Gadriel, siya yung demonyong dragon na gumamit ng ahas na si Gadriel, di ba? Para bumagsak si Adan. So, nagtagumpay siya. Napalayan sa Garden of Eden. Pero, ito ang sikat sa lahat sa limang Satan. Actually, ang leader nila si Jacob eh. Aspen, pangatlo na to si Gadriel. Pinimwi ka sadya. Pero ito ang sikat na nila. Matalino to eh. O, yan o. Si Gadriel. Yan si Gadriel. Ganda no? Sino gustong sumakay? Mo ang kasakan na. Takay, lilipad. Yan si Gadriel. Diyos! Sa Greek yan ha? Diyos sa Latin. Diyos sa Tagalog. God sa English. Si Diyos ito. Satan. Pero mo, tumawag kang English God.
Diyos sa Tagalog, Diyos sa Latin, Diyos sa Greek. Sino yan? Satan. Oh, Diyos ko. Oh, Panginoon ko. Oh, Diyos ko. Oh, Diyos. Satan. Halos lahat ng tao sa mundo walang kalam-alam na si Satanas ang kanilang sinasamba at tinawag. So, nakakalungkot nga na tayo talaga ang gagamitin. Kasi nakakaawa. Kayo mga nanood sa YouTube channel, mga pastor, mga bishop, na mga born again Christian, dapat manood kayo dito. Dahil kaluluwa po ang nakatayaan nyo. Akala ba ninyo mapunta kayo sa langit kung patuloy kayong tumawag dito, itong God, itong Diyos? Si Satanas yan. Paano kayo makapunta sa langit na tinatawag niyo Satanas? Di sa impyerno kayo. Dahil si Satanas taga-impyerno eh. So, yun lang ang simpleng logic. Ngayon, kung ano na, napamahalan ninyo si God, si Diyos, napamahalan ninyo, bahala kayo. Pagdating ng huling araw, pagsisihan ninyo. Kasi masyado kayong emosyonal. Hindi nyo ginamit ito at hindi kayo nag-aral. At hindi nakikinig, hindi tinsabol. Only a lie has different version. Ito lie lahat yun. King James, NIV, American Standard Version. Puro lie kasi ang ginagay dito, puro God, Diyos, Panginoon. Kasi na lang yan, satanic Bible na yan. Oh. Ito, basa. John chapter 10, verse 28 to 29. And I give eternal life to them, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila malilipol magpakailanman. Walang sino mang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng aking Ama. Siya'y higit na dakila sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Actually, kapag ikaw ay saved na, di talaga mawala ang kaligtasan. Ang mga elect na saved na, pag makarinig ng gospel regarding of true name, manampalataya talaga. Pero kung lumalaban ka, kumukontra, meron kang dugong serpise, hindi ka seed of the woman, seed of the serpent ang meron sa'yo. Talagang ipagtanggol mo ang tatay mo na serpent. Serpent seed ka. Pinhingi serpente. Ipaglaban ninyo ang tatay nyo eh. Eh, bakit kami? Inaral namin. Bakit tinanggap namin to? Bagamat sabi ng iba, kulto. Hindi mo alam na ang grupo nyo ang kulto, ang Christianity, ang kulto, hindi ito. Akala lang ninyo. Yan ang katotohanan na dapat huwag muna kayong mag-judge agad. Aralin ninyo, tuklasin ninyo. O, basa. Hebrew chapter 6 verse 17 to 18. Then this, in the same way, alahayam, deciding even more to show to the hearers of the promise the unchangeableness of his purpose. Interposed with an awe, so that by two unchangeable things in which it is impossible for Elohim to lie, where we who have taken refuge would have strong encouragement to take a hold of the hope set before us. Gayun din naman, pinagtibay ng Elohim ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinanginakuan na hindi mababago ang kanyang layunin, hindi mababago at hindi man lang nagsisinungaling ang Elohim tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa, kaya tayo nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Yan. So, pinagtibay ang pangako ni Abba Yahawa na pag ikaw ay anak na niya before the condition, as hit ka na, hindi ka mapwedeng mapunta sa imperno. Amen. Yung mga talata na nakalagay doon, mga error, corrupted translation talaga yon.
maling pagsasalin. So nilinaw dito ah, na pinagtibay ng pangako niya na hindi talaga mababago. Ah, dito na tayo sa number 2. Ang pangalawang haka-haka na nag-create ng pagkakontrahan sa Bible, ito. Basa. Corrupted Bible, Hebrews chapter 10, verse 26 to 27. Matapos natin malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog na mayaalay para wala nang handog na mayaalay pa para sa ikipagpatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Chapter 10 to ng Hebrew ha, kanina chapter 6. 10:26-27. Ngayon, sa King James tayo, Bulgios yung Bible, ito King James, basa. Hebrews chapter 10 verse 26, for if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. But a certain fearful looking for of judgment and fury in indignation which shall devour the adversaries. Kundi isang kalikilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Pero mo ha, parang sabihin lang, naku, impyerno talaga tayo. Pag umatras tayo, pag mawala ang faith natin, mawala tayo, pag magkasala tayo, impyerno talaga. Yun ang conclusion nila agad. Dito tayo sa late ancient Hebrew. Eto ha, Hebrew. Ita-translate natin ito siya. Pansinin mo ha. Translation tayo. Hebrew, English, basa. Hebrews chapter 10 verse 26 to 27. For if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there will be no more sacrificial offering for the sin. Wala ang sacrificial, di For if in the future judgment and fire of envy that will eat the vandals. May fire, no? May fire. Nakala nila mag fire, impyerno na. E sa kusina, may fire. Impyerno na pang kusina. Ayan. Hebrews chapter 10 verse 26 to 27. Sapagkat kung tayo sinasadyang magkakasala, pagkatapos natin matanggap ang kaalaman ng katotohanan, ay wala nang handog na ihain para sa kasalanan. Ang sabi kasi nila, pag nagkasala, okay lang daw. Pero kung sinadyang magkasala, ay wala na. Sinadya raw. Yun ang mga, sa mga Babylonian pastor eh, lalo ng Pentecostal. Sinadya mo bang pagkakasala mo o nabiktima, laling lang ka lang? Sinadya ko talaga. Wala, impyerno ka na. Nawala ng kaligtasan mo. Yan. Ito, translation ha. Pero ha, tingnan mo ha. May apoy. Akala lang apoy, impyerno na. Ito, 27. Basa. Sapagkat kung sa darating na mga paghatol at apoy ng inggit ay kakain ng mga bigkis. Kakain apoy, ng mga bigkis. Apoy ng inggit. So apoy ng inggit ay kakain mga bigkis. So pansinin mo, ito yung direktang pag-translate. Hindi katulad yung sinabi doon, parang klaro talagang parang impyerno. Pero ito, apoy lang ng inggit na kakain sa mga bigkis. Ano yung bigkis, di ba? Tinalian? Tapos, yung kabatid-batid. Oo. Mga pinili. Pinanggit ba dito na nawala kaligtasan? Wala.
Binanggit mo itong apoy impyerno to? Hindi. Hindi naman binanggit eh. Apoy ng inggit. Apoy sa palo, yan disiplina. Basa. 1 Corinthians chapter 3 verse 13 to 15. Each man's work will become even evident, for the day will show it, because it is to be revealed with fire. And the fire itself will test the quality of each man's work. If any man's work which he has built on it remains, he will receive a reward. If any man's work is burned up, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw na paghukom, sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginagawa ng bawat isa. Kung ang tinatayo o tinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtatayo noon. Ngunit kung nasunog naman, mawawalan sila ng gantimpala, gayon maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdadaan sa apoy. Na-inferno ba? Parang nagdaan sa apoy. Parang nagdaan sa apoy. Disiplina yun eh. Paano yan eh? Dadaan sa apoy. Susunugin. Pero maligtas naman siya eh. So, ang mga pasaway talaga, may disiplina. Na parang apoy ng kahirapan. Pero mangyari yan sa judgment din yan. Pero napansin mo, yung apoy na tinutukoy dito, hindi papuntang impyerno. Hindi papuntang impyerno, apoy sa disiplina yan. Kapag masunog lahat ng ginawa natin dito, wala tayong tatanggapin gantimpala. Pero kung hindi masunog, bakit umuuro ito? Yan. Oh, ito, 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 5. It is actually reported that there is immorality among you, and immorality is of such a kind as does not exist even among the Gentiles, that someone has his father's wife. You have become arrogant and have not mourned instead, so that the one who had done this deed would be removed from your midst. For I, on my part, though absent in body but present in spirit, have already judged him who has so committed this, as though I were present. In the name of our Adonai Yahawashai Mashiach, when you are assembled, and I with you in spirit, with the power of our Adonai Yahawashai Hamashiach, I have decided to deliver such a one up to Satan for destruction of his flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Adonai Yahawashai Hamashiach. Nakakarating na sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng immoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyan kalayan, at nakukuha pa ninyong magmalaki, dapat sana'y mahihiya kayo at malungkot, at ang taong gumagawa ng ganon ay dapat ninyong itiwalag. Kahit wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu, kaya't parang nariyan na rin ako. Ang gumagawa niyan ay hinatulan ko na sa pangalan ng ating Adonai Yahawashai Hamashiach. At kapag kayo'y nagtitipon-tipon at ang espiritu ko ay nariyan sa kapangyarihan ng ating Adonai Yahawashai Hamashiach, ibinigay niyo kay Satanas ang taong iyon upang magpahamak ang kanyang katawan, at nang sa gayoy maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Adonai Yahawashai Hamashiach. Maligtas! Pero matindi yung kasalanan ginawa niya. Nabasa na natin ito sa nakaraan. Pinasok ko lang rin ulit. Tiro mo, ang tatay niya, balo, nag-asawa. Yung asawa ng tatay niya, na-inlas siguro sa kanya eh. Walang kalam-alam si tatay niya, siguro natulog sa pansitan. Aba, sinipin niya rin niya ang stepmother niya.
kahit ang mga pagano hindi ginawa. Pero ito, hindi pagano. Kaya mananampalataya ito eh. Abay hawa alhaya, masaya di hawa siya eh. May pananampalataya, tama ang faith niya sa pananampalataya sa tunay na may likha. Pero kaya lang, gumawa ng ganito. O ano, conclusion. Impierno ba o same? Same. Yung ibang mga nagtuturo ulit sa tunay na pangalan, na iba lang ang doktrina, sabihin nyo, kulto yan. May impierno, hindi. Tama ang pananampalataya eh. Iro lang kasi hindi nga siya tapos ng Bible school. At siya ay binigyan ng wisdom na nagturo. Maraming nakakilala dahil sa kanya. Kung wala siya, hindi rin tayo makilala. Tapos hatulan mo, pete siya, kulto siya. Mali yan. Wala naman tayong utang na loob sa kanya. Safe pa rin yan eh. Mas magaan pa ang kasalanan na gawa niya. Kaysa dito, mas matindi kasalanan na gawa eh. Pero ligtas. Sa kanya, iro lang ang teaching niya. Si Masayak ni Hawa siya, galing daw sa high ranking angel. Hindi si Hawa na katang tao. Tapos anti-Pablo siya. O yan ang mga hero niya. Dahil ba lang dyan, sa ilagay na sa simperno? Oh, langit pa rin yan. Magkatalo lang ang reward. Pero, imperno sa kanya. Dahil sa kanya, maraming nakakilala sa tunay na pangalan. Tapos hatulan mo, kurto siya. Hindi siya kurto. Crisis lang theology. Theology. Pero sick pa rin yan eh. Mas masawa pa lang ginawa to eh. Dahil yung stepmother niya, sinipingan niya. Pero ano sabi? Itiwalag lang. Pero yung natiwalag siya sa assembly, inferno na ba? Eh, sick pa rin oh. So, yung iba kasing magaling magdadyat, magaling manghusga, hindi talaga inyo naintindihan ng malalim ang salita ni Abayaw. Lahat ng nangangaral, basta tama ang pangalan, kahit medyo may iro sa diferensyang teaching niya, safe pa rin yan, elect pa rin yan, dahil ang tunay na elect, hindi niya matanggap ang tunay na pangalan. Ang mga serpentship, kinagalaban niya si Jesus Christ, ipagalaban nila ang God. Pero, ngayon, tanggap siya, elect yan. Sino na woman niya? Kaya lang sa kakulangan ng kaalaman, doon lang mangyayari. Pero hindi natin siya pwede husgahan. Ito na, hindi pwede husgahan to eh. Hindi ginawa sa mga hintil yan. Sa mga pagano. Pero nagawa to, manampalataya. Pero mo, stepmother niya, inisahan niya ang tatay niya, pero anong conclusion? Ligtas pa rin. Kasi never lost nga ang salvation. Yung mga kapatiran natin na minsan patago uminom, minsan patago gumawa, akala mo ba ang currency pa rin yan eh. Tintas pa rin yan. Never lose nga. Meron hindi uminom. Pero pinaglalaban naman niya si Jesus Christ, si God. Ayan, ah, hindi ligtas. Oo. Kasi hindi talaga nalating yan. Importante na kilala mo, tangkap mo at tunay mo kami ng kaset. Nag-iror ka sa mga karakter mo, sip ka pa rin. Kaya lang, pagdating sa judgment day, wala siyang reward kasi ang reward niya nasusunog. Pag sunog ang reward, wala kang tangkap, sunog ang reward mo eh. At least, langit. Langit pa rin. Janitor ka lang doon. O, iba naman, sabi ni Pinsan, Barangay Tanod, no? Barangay Tanod. Mas mataas-taas pa ito yung Barangay Tanod kaysa janitor. So, yan. Okay, basa. Hebrews chapter 6, verse 9. But beloved, we are convinced of better things concerning you and things that accompany your salvation, though we are speaking in this way. Mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Oo, mabuti kalagayan patungkol sa kaligtasan kahit may mga, ano, mabuti nga eh. Bagamat ganito ang sabi na, yung sinasabi na susunugin sa apoy, yung bitkis. Hindi naman yung apoy sa impyerno. Hindi rin apoy sa abuhan. Apoy yon sa judgment day. Natutupok ng mga reward. Eh kung gusto nyo magkaroon ng reward, iwas talaga kayo sa kasalanan. Kung gusto nyo walang reward, hindi, gawa kayo kasalanan.
Edis naman kayo eh, dahil nakilala naman yung tunay pangalan, tanggap naman nyo. Pero sa iba, hindi natanggap. Merong iba dito, tanggap-tanggapan, pero umalis, bumalik. Kasi hindi totoo. Dahil umalis sila, dahil hindi sila tunay sa atin. Pero kahit ano mangyari, ang elect, manampalataya talaga yan sa tunay na pangalan. Hindi na yan mawala sa kanya. Kahit pawin ng windang ang buhay niya, pero nanampalataya sa elect siya. Pero may kumukha, mabait na, hawatin. Pagtanggap ng blessing, inapakita, balik na ito sa Panas. Kay God, ayan din yung elect. Nag-elect-electan lang, may tupatupaan lang. Yan naman natin malaman pagdating sa blessing, kung sinong matira, kung sinong mawala. Yan natin makikita ngayon, kung sino talaga ang totoong sin the woman at sin the serpent. Pagtanggap na ang mga milyones. Babay na, di na ko makikita dyan, nag-video na ako. Million na in-after. May iwan naman siya. Ah, number 3 tayo. Sa number 3, eto. Basa. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos niyong marinig ang salita ng katotohanan at ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ah, manampalataya kay Kristo, ha? Kristo. Kristus. Diyos. Serapis. Serapis Kristus. Ah, dito tayo sa King James. Ephesians chapter 1 verse 13. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Nasa kaniyay kayo rin naman pagkarinig ng aral na katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Nasa kaniya rin naman mula ng kayo'y nagsimpalataya ay kayo'y tinatatakan ng Espiritu Santo ng ipinapangako. Yan ha. Sorry. Ito tayo sa Hebreo. Ngayon, ito ang translation. King James to translation eh. Ngayon, doon tayo sa translation talaga direkta. Hebreo to English. O, basa. To the Ephesians chapter 1 verse 13. And in whom ye also are planted after hearing the word of the truth and the gospel of your salvation. Oh, sa Tagalog tayo ha. Oh, Hebreo to Filipino. Sa mga taga-Epeso 1:13 at sa kaniya naman, kayo ay itinanim na pagkatapos na marinig ang salita ng katotohanan at ang Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Ebanghelyo. Ang tinutukoy ng kaligtasan, hindi literal na Ebanghelyo. Yung ginamit sa pangalan Ebanghelyo, hindi yung literal na Ebanghelyo, yung ginamit sa pangalan. Kasi may Ebanghelyo na Satanas ang ginamit sa pang Ebanghelyo eh. Sino yung Ebanghelyo? Ano ba Ebanghelyo mo? Oh, si Jesus Christ, si Yahweh, si Jehovah. Ngayon, Ebanghelyo nito, totoong Ebanghelyo ito. Yahawa! Yahawa siya eh, the real name of the Father. Yahawa, yan. Yahawa siya. Yan. Sino siya? He is. He will be. He exists. Sa dito naman, the real name of the Son, Yahawa Shai. Oh, Yahawa Shai yan ha. Oh. The seed, I seek the deliverers, he is salvation. Yan. Ito yung Ebanghelyo na totoo. Hindi yung Ebanghelyo. Ano Ebanghelyo yung mabuting balitan dalhin mo? Si Jesus Christ? Ebanghelyo ni Satanas yan. Ito yung Ebanghelyo na ang lahat ng mga elect na seed of the woman, pag makarinig to, tanggap itong pangalan. Pero kung mga seed of the serpent, hindi natanggap to. Ayon natanggapin. O yan. Hebrew name, Father. The Father Almighty, Yahawah. The Son, Messiah, Yahawah Shai. Ito yung pagkasulat, Yahawah Shai, Yahawah. Ngayon. Ito yon ang ating Ebanghelyo sa kaligtasan na tunay na pangalan. Kahit mawindang-windang ang buhay mo,
pag ito ang pinaniwalaan mo hanggang sa katapusan ng buhay sa daigdig, talagang tupa ka. Kaya lang, ang mawala lang sa atin ay reward kung tayo ipasaway. Kung gusto mong mataas ang posisyon sa langit, huwag pasaway. Ganun lang yun. Bawasan ang injay. Bawasan ang injay. Ngayon, bawasan ang injay. Basa. Corrupted Bible, mga taga Efeso, ano? 13. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. Ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, sumampalataya kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Anong ebanghelyo to? Sumampalataya kayo kay Kristo. Kristos. Naniwala ba kayo dito? Hindi. Dati? Dati. Lahat ba? Dati naniwala. Ngayon, alamin natin to, ang kasuluk-sulukan na saan ang galing tong salitang ito. Yan. Siya, si Sirapis, Kristos, ay naging Jesus Christ. Diba? Oo, Sirapis. Kristos. Kristos, and now, Jesus Christ. Jesus, ito Jesus. Sita niya, no? Jesus, Jesus. Sirapis Christos became Jesus Christ. Jesus Christ.